So what's up sa inyo mga lods? Nagbabalik na naman tayo sa panibagong video kung saan ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng mob farm. So yung mob farm na to is design ni Nembon and ginagawa na siya karamihan ng mga tao kasi sobrang dali niya gawin and sobrang mura niya sa materials. Like kahit beginner kayo ay kaya niyong gawin to. Gagamitin natin yung water flush show yun. Kaya naman simulan na natin to. Let's go! So ayan, kailangan lang natin dito ng building block, observer, dispenser, water, maraming water bucket, slab, repeater, redstone dust, comparator, and lever. So ang gagawin nyo, depende na sa inyo kung itataas nyo siya. Pero I prefer na i-drop nyo siya ng 24 para instant kill na siya. And kasi pag gumamit kayo ng campfire, dito sa farm na ito is sobrang lag nito. Sobrang lag nito kung nasa server man kayo and medyo magbibigay din to ng lag kung nasa single player kayo. So ang gagawin mo lang dito eh tumaas ka ng 24. Ata? 24. So gawin natin 30 para sa collection area. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So ito yung 30th block and ito yung pinakangkita natin. So 31 block. So re-remove ko lang ito. So after that is gagawa tayo ng 21 by 21 square. So from this is extendable lang siya ng 10 kada side. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So after that is gagawin nyo na lang square ito. So from this yan. So after that na nagawin nyo itong squares, putasin nyo yung gitna and gawin yung 3x3 yung butas yan. So, and then i-cover nyo na ito ng building block. Yan. Cover natin ito. Yan. After mo ma-cover siya, pagkatapos nung ring na building block, maglagay ka ng tatlong block dito and isang block dito. And ganun din sa other sides. Yan. Isang block, tatlong block, one block. Yan, and lagay ka ng water, and water, water, and water. So, gagawin mo na dito eh, maliban dito, lalagyan mo na to. Ito. So, liban-labanan nyo na lang. Biging anli naman yun. And dito, and dito, and dito. So, maliban lang dito sa part na to. Dito, dito. So yan, after nyo malagyan, kita nyo naman may 5x5 block dito. And dito kasi, hindi ko muna ito tinanggal kasi dito kayo mag-build and kailangan nyo ito itaas. Kaya itataas nyo ito. Itataas nyo ng tatlong block. So 1, 2, 3. And dito na yung first dispenser nyo. Yan. And so after nyo malagyan ng dispenser, extend nyo lahat lang sa inyo ng 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So after that is gagawin nyo na itong diamond shape. So ganito ganyan lang sya and yan. So i-fill mo lang sya sa loob. So after that is i-fill na natin yan, fill natin ito. So yan, ganyan yung magiging itsura niya and depende sa inyo kung ilan na yung ilang floor yung gagamitin niyo. So after that is ilalagay ka ng temporary block and
temporary lock then dispenser. So after that is baba ako ulit and tapatan mo ito ng observer, yung dispenser na to. Yan. So dito sa observer na yung yan. Yan yung mayayari dyan. And after that is di ba ito yung dispenser and ito yung dispenser. Ganun lang ulit yung gagawin nyo. So extend mo lang ulit ito ng 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Ganun lang siya i-layer. So, correction pala. Dito pala yung dispenser and observer. Ganun. So, dispenser dito. Yan. So, pag nag-flash to, yan. And if na-activate natin to, yung tubig, yan. Sakto siya dun sa platform. Yan. Sorry for the corrections. Nakalimutan ko lang. Kunin na ulit natin ito. So, if gusto mo ulit i-layer, then add ko lang ng building block, and building block, and dispenser, then baba pa, and tapatan na lang, server. So, yan, and add ko ulit dito, and run ito. And repetitive hanggang maging sa, kung ilan yung gusto mo, kung ito, dalawa na ito. Kung nangyari, gusto ko 10, 20, eh, bahala dyan. Pero, turo ko rin sa inyo. Pwede nyo itong pagdikit. Actually, pwede nyo itong pagdikitin. Like, 4, 6. May bahala siya lang module na ganito. So, itong first tower lang muna yung gagawin. So, after that, meron ka ng 10 floors and gagawin mo lang dito ka sa taas and magrarun ka dito ng redstone block. So, gagawin mo is hanap ka ng isang seed and dagdagan mo ito. And maglagay ka ng redstone dust and kuha ka ng repeater. Then repeater, then raran mo dito sa liwa dun sa liwa dito sa observer na ito. So, raran mo lang ito. Okay. Maglagawin ka lang ng 13 redstone repeater and then ganun din sa kabila. Yan. And so lahat ng redstone repeaters gagawin yung 4 tick delay. Okay. Ito yan, nalagyan ko na siya ng tubig dito sa 10 floor na to. And punta ko dito sa baba, basagin mo na tong babang to. And ayan, mag-aabang ko na lang ng hopper dun sa pinakababa na hopper na 5x5, then itutok mo lang sa test. Siguro naman marunong na kayo gumawa nun. Sobrang easy lang lang. And yan. After that, punta ka ulit sa taas dito sa part na to. And itong part na to, sa extend mo siya ng 13. So, ito hindi to kasama. Then 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 11, 12, 13. So, ganun din sa ibang side. So, punta dito. And 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 9, 7, 13, 1, 2, 3, 4. After that, then, na-extend nyo na ng 13 is gagawin nyo lang din ganito, diagonal din, i-cover nyo na siya lahat para magkaroon ng dark area tong mag-form na to, mag-easy siguro na silang mag-space. So, cover lang natin to and balikan ko kayo pag na-cover ko na to.
And then, kita nyo na kung kitang-kita nyo naman yung mga mobs na nag-spawn dito. So, red shield pala dito sa taas. Eh, ang gagawin pala natin ditong kailangan pala natin ditong redstone power sources. Redstone comparator sa part na to. And lever sa likod niya. And redstone dust dito. And another redstone repeater doon nakatapat din. Redstone repeater dito nakatapat din. Perfect pareha. So, gagawin nyo na lang is subtract mode to. Comparator din. Yan, mag-session siya ng redstone signal na paikot. Then, pagdating niya dito is mag-go-off to. Then, mag-go-off din yan. Then, paikot-ikot lang siya. Then, yan. Then, makikita nyo is yung mga mobs na yun, no? Nagbabagsakan. So, dito is may nag-i-spawn lang. Dito sa part na to may nag-i-spawn lang kasi madilim din siya. Yan. So, yun. Basically, ganun lang din siya na gana. Yan. And kung gusto nyong gawing mega farm to, like, yun, no? Ginawa ko siya mega farm. Pero hindi ko natapos kasi kinabad ako. Pero, yun. Kita nyo naman kung paano siya na gana. And I think that's good. And yan. So, sa sobrang lag ko, tingnan nyo yung FPS ko. Bigla nababa. Bigla nagka 30. Yan, sobrang baba. So, yan o, tingnan nyo. Wow. Sobrang bilis niya. And, grabe yung, ano ko, grabe yung PS ko bumaba. So, after that, tapos na to. And, I think that's working. And, I think that's working. And, kita nyo naman, nagana na tong mob farm na to. At kaya naman, sa mga gusto ng mob farm is ito yung gamitin nyo and pwede nyo itong gawing apat yan, pagdikit-dikitin nyo na lang, madali lang naman siya intindihin ko paano siya pagdikit-dikitin and then nadidistract pa rin ako doon sa nabagsak sa likod kasi sobrang dami niya yan. So sobrang bilis nito mob farm at bahala na kayo kung gusto nyo siyang i-drop ng 20 lang then hampasin nyo ng sword then wala na yun is XP farm. Yeah, kaya naman sobrang easy lang nito yan. So, kaya naman sa mga gusto pa ng another form tutorial, i-comment lang kayo sa baba and gagawa natin yan ng form tutorial. So, for the next video, kailangan natin gumawa ng furnace array kasi marami na naghihintay kung paano ako gumagawa ng furnace array. So, medyo komplikado yung furnace array na gagawin ko. And sana maintindihan nyo lang din. And I think maintindihan nyo naman to. Ito farm na to kasi ang dali lang din yun. Dali lang naman itong i-build. And just a tip, kung gagawin nyo to sa server, sobrang lag nito kasi ang dami niyang entity. Kaya kung gagawin nyo to, kailangan nyo siya i-drop. Drop kill, huwag nyo gagawin yung campfire kill kasi sobrang lag nun. And I think that's it for today. Kaya naman sa susunod na kabanata, mga pata, paalam.